Ma'am Emerly sa Villena, si Attorney JV ito. Afternoon po, sir. Hi. Sige, Emerly, ikwento mo sa amin, no? Ang alam lang namin for now is 2 taon nang namatay ang inyong ama. You claim for his benefits, pero sa ngayon na hindi pa rin kayo napagbibigyan. Ano po ba yung binigay na rason? Anong nangyari dito? Kasi may unang pamilya po kasi si Papa. Kasal okay. Po sa dun sa And then po, kailangan po muna i-CA yung unang pamilya ni Papa. Then po, nung ano, mga bandang May 2023 na po eh, nag-chat po sa akin yung asawa ni Papa na na-deny na daw po sila ng SSS. Tapos hindi po nila kami in-inform and then pumunta po ako dun sa SSS Marikina branch para po tanungin kung paano na po yung mangyayari dun sa death claim ng Papa ko. And then po yun po, tsaka ko lang po nalaman na ako na nga po yung claimant. Kung hindi pa po ako pumunta dun, di ko pa po malalaman na ako na pala yung claimant. Tapos yun po, hanggang sa tumagal na ng tumagal, nag-antay po kami. Hanggang sa yung pina-file nila sa akin na bank account, nag-close na po sa sobrang tagal. Pina-apply po ulit nila ako ng redisbursement account. Tapos, inasikaso ko po yun agad. Noong October 2023, nag-enroll po ako ng redisbursement account. Tapos hanggang ngayon po, wala pa pong balita. Okay. At kailan ka huling pumunta sa SSS? October po, October. Pero ano pa po kasi sir, 2021 pa po kami nag-asikaso niyan. Okay, at ano na lang daw ba yung hinihintay? Waiting na lang daw po dun sa redisbursement account na sa processing center na daw po. Eh yung may hawak po dati ng paper po, retired na. Magandang hapon, Ma'am Giselle. Hello po, good afternoon. Hi, Ma'am Giselle, lumapit po sa amin si Emerly Sevillena. Opo. Okay, at siya po ay may claim doon daw sa pagkamatay ng kanyang tatay and natatagalan na raw. Ano po bang nangyari dito, Ma'am Giselle? Ano po, ano sir, noong November 14 po, yung dati po kasing in charge dito po, nag-request na po siya ng redisbursement para po maipasok na sa account ni ma'am yung benefit po. Tapos po, noong December 14, nagpadala na po kami ng follow-up sa processing center namin. After po kasi noong December 14, nakasiklib na po ako. Tapos nakapasok po ako January na. Na-confine po kasi yung anak ko, tapos ako nagkasakit. Tapos po noong January 10, ano na po siya, nag-email po siya sa amin. Kaya alam po kasi, hindi na po kasi ako ang in charge po sa, dito po, sa claim, sa RDF. Oh, wait na nga. Pero yung email ma'am, po ma'am niya. Giselle, maputol lang. Maputol lang kita ha. Kasi opo. yung kwento mo nagsimula ka na ng November. Opo, kasi yung November po, last year pero ang pagkakaintindi ko kanina kay Ma'am Emerly, magdadalawang taon na yung claim nila. Ano po kasi yun, yung baka po kasi may mga kulang nung time na yun kaya matagal po ma-process. Pero usually Ma'am Giselle, usually gaano ba katagal dapat nabibigay yung claim ng mga ganito? Follow up po kasi niyan po mga 2 to 3 months po eh. 2 to 3 pero months? Depende pa rin. Eh dito, dalawang taon na. Magandang hapon po, Ma'am Marie Chris De Lumen. Yes po. Ma'am, narinig nyo naman po yung usapan namin earlier ni Ma'am Giselle. At eto no, parang talagang hanggang ngayon parang napalitan ulit kung sino man yung in charge dun sa account niya. Parang hindi na ata maibibigay yung claim po ni ano, Emerly. Ano bang pwede natin gawin dyan? Sir, attorney, I'll make the record straight lang po, no, para madama niyo po yung background itong case, ng claim. Yung kanyang death claim was filed on March 21, 2023. Last hindi year. Po ng 2019. Opo, last year lang po. And it was approved on May 17, 2023. Ganun po yung nangyari. And then siguro dahil sinabi na nga ni Ma'am Emerly na siguro dahil matagal nang na-open yung account niya because of the delay nung pagpapareceive nung ano nung claim dahil syempre po kasi ano po to lump sum benefit. So si SSS po needs to determine kung sino po yung qualified applicants or beneficiaries for the death claim. Ganun po yung nangyari. So 5 po silang qualified to claim and in fact siya nga lang po yung nakapag-file out of the 5. So, ang nangyari po, nag-close yung account niya. So, nalaman niya yun. So, nag-file siya ng panibagong, nag-open siya ng panibagong account. Na-approve po yun ng October 25 through RDAM. Tapos po, by November,
Nagpadala po siya ng kopya ng kanyang bank deposit slip sa aming tanggapan through Ms. Noble, and then we forwarded it to Pasig PC for their redisbursement, for redisbursement na po. Settled na po talaga to. Ang nagka-problema lang is yung crediting ng account. So, ma'am, in other words, matatanggap naman ni Emerly yung claim, debt claim? Yes po. Actually, matatanggap na po niya yun within 3 to 5 banking days. In-assure po kami ng aming processing center for that. Ma'am, 3 to 5 banking days from when? From today po. Ah, from today. So, either, ano ngayon, Monday. So, either this week or early next week? Yes po. Makukuha niya na po yun kasi nakatag na po sa amin na for crediting na po yun sa bank account niya. Ayun, that's very good news po. Ma'am Marie Chris De Lumen, ha, umaasa dito si Emerly na matatanggap within that 3 to 5 banking days po na commitment po ng SSS natin. Yes po. And ma'am, matanong lang din namin kasi madami tayong nakikinig po dito at baka sila din later on ay may mga ganitong problema rin, debt claims. Siguro, yes, ano po ba yung proper procedure dito para hindi mag-uulit-ulit yung mga ina-applyan nila or baka may mga kailangang proseso na hindi naman tayo familiar kasi hindi naman talaga tayo, hindi naman regular na may nagde-debt claim. Ano po ba yung procedure na ma-advise ninyo? Yes po. Actually, may mga pinasimple na po tayo na procedure for the claiming of debt claim. Pwede na rin po siyang ma-file online. Granting po na ang claimant is the spouse na wala pong minor children. Pero kung ang claimant po is spouse with minor children, over-the-counter transactions po yon. Yung sa kaso po nila Ms. Emerly Sevillena, dahil wala pong spouse na magkiklaim doon sa kanyang namatay na tatay, kung sino po yung mga legal heirs na tinatawag, sila po ngayon ang magkiklaim. Kaya yun po yung mas complicated kasi syempre patutunayan po natin na wala po talagang pinakasalang iba yung tatay, wala pong minor children sa iba, or patay na po yung mga magulang. May mga ganun po condition na sinasatisfy. Kaya po nagtatagal yung debt claim. So kami po, nagiging valid po sa amin yung claim once na nireceive na po yan ni SSS. Katulad nga po na sinabi namin na kompleto lang po yung mga dokumento nitong March 21, 2023 lang. Kaya kahit na namatay po si member, yun po kasi yung maling notion ng mga claimant natin. Ang nangyayari po kasi ang ginagawa nilang basis, kailan ba namatay? Dapat po, isipin po natin, kailan po ba na-receive ni SSS yung nila? Ganun po, yun po yung pinaka-recording natin, kailan namin na-receive yung mga claim. At saka depende po yun sa complexity or simplicity ng application. Okay, yan. Malinaw po, no? Ma'am Marie Chris De Lumen. Sige, ma'am, inaasahan po namin ha, within 3 to 5 banking days from today, marerelease na po yung debt claim ng kanyang tatay, ang namayapang, yes, si Mr. Okay. Emerson Sevillena. Yes. Oo, so i-monitor mo yan, Emerly ha. Dapat matanggap mo within 3 to 5 banking days. Narinig mo ang acting branch head ng ating SSS Marikina. Yes, sir. Thank you po, ma'am, sa pag-asikaso. Pasensya na po kasi natagalan lang talaga ako kasi wala na po kung ano kay Ma'am Noble. Tapos nung nakaraan din po, akala ko po di ko makakausap si Ma'am Espedido kasi lagi pong sinasabi na kalib. Wala po nga naman yun. Trabaho lang po yun, ma'am. And kung ano man po yung mga concern, maaari naman po kayong lumapit sa amin anytime dahil tutulungan naman po namin kayo sa abot ng aming makakaya. Ayun, Ma'am Marie Chris, no, salamat dun sa commitment na binigay ng SSS. Maraming salamat po, Ma'am Marie Chris. Wala po nga naman. At salamat din kay Giselle Espedido na nakausap din natin earlier. Yes, no? Magkatabi sila. Magkatabi lang pala. Salamat po. So, Ma'am Emerly, monitor na lang po natin, ha? Ilalagay na po ito sa bank account po ninyo. And then, from time to time, kami po ay hihingi po ng update sa inyo, ma'am. Thank you so much po, attorney. Thank you din po, ma'am. Magandang hapon, Emerly. Yes po, good afternoon po, attorney. Makikihingi lang kami ng balita. Ano na nangyari mula nung kayo ay pumunta sa aming tanggapan? Ay, attorney, okay na po na ano na po, na credit na po sa account ko yung debt claim ng papa ko. Thank you po sa tulong po ninyo. Ayun, that's a very good news, okay. Shari, no? Nakuha na sa wakas
ni Emily yung death claims niya mula, of course, sa pagkamatay ng kanyang tatay. And of course, Shari, we express din our gratitude sa SSS officials, sa staff and employees na nag-asikaso, of course, no, nung tayo ay tumawag sa kanila at nanghingi ng tulong para madaliin yung claim ni Emily. Ayan. Thank you so much po, attorney. Apo. Naayos na, attorney, naibigay na rin yung, naipasok na po sa account niya yung pera. Attorney. Ayun, sige. Yes. Emily, ha, salamat din sa pagtiwala sa aming programa na kami ay nakatulong mapabilis at maasikaso ng maayos ang death claim ng iyong tatay. Okay po. Thank you po so much po, attorney. Tsaka din po kay Senator Rafi Tulpo. Tsaka po sa mga staff na tumulong din po sa akin. Thank you po. Salamat po. At again, maraming salamat din po kay Mamari Chris De Lumen, ang acting branch head po ng SSS Marikina. Maraming maraming salamat po sa tulong po. Ayan po. At mabuhay po ang ating mga taga-SSS. Rapitulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patay.